Hello, welcome back to my YouTube channel. Ipagpatuloy ko lang po yung aking topic dati na tungkol sa tuberculosis. Kung paano po malaman ng isang tao na may sakit na TB. Yun nga po, kailangan niya pong isubmit sa health center ang kanyang sputum. Para po ma-examine ito, yung pong sputum examination or DSSM. Para po malaman po kung ano po ang resulta. At kami po mga BHW magdadala nito sa laboratory. Kailangan po ito ay kumpleto para hindi ma-reject, para hindi masayang yung effort ng pasyente na nagdala ng kanyang sputum at din pagpunta sa center. Kami po mga BHW ang nag-aayos nito. Ang gumagawa ng form, kailangan po yung pangalan, address, age, sex, yung blood pressure niya, yung kanyang timbang, at mahalaga din po yung kanyang cellphone number para makontak po namin siya. At kapag dinala po namin yun, kailangan po yung kanyang sputum ay walang bahid na dugo. Gayun din food particles at saka yung kailangan yung volume po marami para po maayos po doon sa laboratory. At kapag nabigyan po namin yung pasyente, pumunta po siya sa health center para po mag-submit ng sputum, ito po ibibigay namin sa kanila ay dalawang cup, number 1 and number 2. Yung una pong cup, ang gagawin po doon, pagising sa umaga, magmumumog, iinom na isang baso ng tubig, at saka magdadaha doon sa cup number 1. May pangalan na po yun. Ngayon po, isasara na po. Mga 10 ml po ilalagay nyo. Tapos doon sa number 2 na cup, pagpunta nyo po ng center, another dahak nyo po uli yun. Ganun din po karami. Tapos ilalagay nyo na po sa plastic at dadalhin nyo na po sa center. At ang BHW na nga po magdadala nun sa laboratory. At doon po maghintay po kayo ng mga ilang araw para malaman nyo ang resulta. At kapag yung resulta ay lumabas na, ang aming midwife na po ang magde-decide kung ano po ang dapat na gamutan sa kanya. Kung siya po ay ma-admit, siya po ay papayuhan at le-lecture na may kasama pong isa sa kanyang pamilya na magiging health partner niya. Ganyan din kami yung mga BHW ay isa rin magiging health partner niya para po matulungan siya sa kanyang agarang pagaling. Ganun din po ang TB, tandaan po natin, ito po ay nakakahawa. Ito po ay hindi dapat ikahiya. Kaya po pag sa center, ang gamot niyo po ay nasa maayos pong lalagyan yun. Hindi po yun nakatiwangwang, nakatago po yun, secret po yun. Binibigyan po namin kayo ng karapatan. At gayon din po, ito po ay nagagamot. Kaya huwag po kayong mag-alala kung sa inyo sakit. Ito po ay nagagamot. Basta po, tututukan po sa paggagamot. At kapag ito po ay pinabayaan, yung hindi po itunuloy ang pag-iinom, yung bang itinigil, hindi sumunod sa yung paggabay, hindi siya sumunod sa nagtuturo sa kanya ng pag-inom at saka yun, hindi angkop yung gamot na nainom niya, maaring ito'y maulit, yung bang ma-relapse, or mapunta sa MDR na kung saan yung MDR ay multi-drug resistant TB na kung saan ito'y isang malalang uri ng sakit ng TB at yun nga, malakas ang mikrobyo nito kaya ito ay mahirap na gamutin. Sa oral, ito medyo matagal ang gamutan. Umaabot ito ng 18 to 24 months. Medyo mahal ang mga gamot nito. At yun nga, kailangan talaga ng yung pagtitiis kasi matagal itong gamutan. Kaya sikapin na yung ordinary or yung karaniwan, ordinaryong sakit na TB ay dapat ay gawin na tama ang gamutan sa unang beses pa lang para sa ganun hindi na mapunta sa MDR TB kasi nga mahirap na, 'di ba? Malala itong sakit, ito'y nakakahawa. Yung po palang Gene X na isa pa po na sputum, yung po isa mga bagong pasyente na nagpapa-submit din po na sputum sa center. Kailangan din po yung TB ay maging maingat sa pasyente, sumunod lagi sa kanyang health partner, sumunod, huwag titigil, huwag lilibang sa pag-inom ng gamot. Yun nga yung MDR, kailangan
ang sintomas din noon ay hindi rin naiiba sa TB. Ang sintomas ng MDR ay may dagdag lang yung pag nagsasalita, di kagaya ng sa TB, yung tumadahak lang, umuubo, bumabahin. Pero sa MDR, may kasama na sa pagsasalita at medyo nahihirapan na ito sa paghinga, ang sintomas niya. Kaya, ito po ang tatandaan na nalagbig yung pansin ang sarili, uminom ng tama ng gamutan. Tatandaan lagi na ang TB ay nakakahawa, hindi po ito dapat kahiya. Yun po ang proseso ng sputum, pagdadala sa center. At pag na-admit na po siya, yun po, bibigyan na po siya ng gamutan. At yun po, pagpatuloy lang po ang gamutan, sumunod lang po sa yung nagpapayo at nagtutulong sa kanya na aming midwife at sa gamutan. Kaya, lagi natin ingatan natin sarili. Yun nga po, lagi tayo mag-bless sa kapwa dahil para tayo pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Thank you. Comments and like, share lang po.